Lagpas 7 insidente ng forest at grass fires ang naiulat sa Cebu at Bohol nitong weekend po, mga kapatid. Para makakuha pa ng karagdagang impormasyon, eto na po si Dale Israel, live mula sa Cebu City. Good afternoon, Dave. Dave tuloy, Dale. Mayang gabi, kanina din ha, Chiki, Jovi, and Maricel. Nagagaling lang natin sa press conference ni Governor Juan Garcia. Pinag-utos niya ang puspusang pagmonitor sa mga bukid na maaaring magkaroon ng forest o grass fire. Dahil sa init ng panahon, dapat din daw na i-remind lahat ng residente sa pangungunan ng local disaster management offices sa mga bayan at lungsod na mataas ang risk ng sunog sa panahon ngayon. Ayon kay Garcia na ang nooy hindi flammable ay nagiging flammable na ngayon dahil sa abnormal na high indices na hinaharap ng probinsya. Sinabi ito ni Garcia kasunod ng maraming insidente ng grass at forest fires kasama na ang 70 hektarya na bukid na nasira sa bayan ng Oslo sa Southern Cebu noong weekend. Apat na barangay ang nasakop ng sunog na nagsimula sa Upper Kalumpang bago ito pumalat sa kanyang daang lungsod at poblasyon. Nahihirapan daw ang mga bombero maapula ang apoy dahil malakas ang hangin at tuyo ang mga dahon sa bukid. Matagal din daw na-report ang insidente sa BFP. Nagsimula ang sunog mga alauna ng hapon at na-report ito bandang alas 8 na ng gabi. Na-control ang sunog naman alas 2 na ng madaling araw sa Linggo. Wala namang naiulat na nasaktan sa sunog sa Oslo na kilalang tourist destination ng Cebu dahil sa whale shark watching at magandang waterfalls. Para naman sa mga tanim at crops na nasira dahil sa dry spell, inanyayahan ni Governor Garcia na mag-avail na ng benefits mula sa insurance na ibinigay ng probinsya. Ayon kay Garcia, lahat ng registered farmers sa probinsya ay may crop insurance at ang dry spell nga ay kasali sa kalimidad na pwedeng maka-avail ng compensation ang mga magsasaka. Kahapon naman ay may mga grass fires din na naitala kasama na ang bukiring bahagi ng Kisa at Pamutan sa Cebu City. Meron ding grass fire sa bukid ng Campo 5 sa Talisay City at madamong bahagi ng Mandawi City. Tatlong sunog din naman ang naitala kahapon sa Toledo City kasama na ang grass fires sa bundok ng Ilihan at sa bukid ng Panlumapaw. Sa hiwalay na sunog, natupok din ang 15 bahay sa Barangay Luray sa Toledo City. Wala namang naiulat na saktan din pero umabot sa 1.8 million ang damage sa pagkatupok ng mga bahay. Sa Bohol naman, malawak na bukid din ang kinain ng apoy sa Madlingay Hills, Inabanga, pati na rin sa bukirin ng bayan ng Ubay Sabado ng gabi. Di pa naman natukoy ang sanhi ng sunog pero ayon kay sa alkalde ng Inabanga na si Jono Humamoy na kailangan maging responsable ang lahat at hindi magtapo ng sigarilyo kahit saan. Balik sa inyo. Puro sunog ang ulat ni Dale, no? Init kasi! Oo, sobrang init. Buti walang mga nasaktan. Yung Oslob kanina sinasabi ni Dale sa Cebu, yun yung pinupunta ng mga tao para... whale shark viewing. Oh, Dale Israel, salamat. Daghan kayong salamat and good afternoon.